Okay, bago tayo mag-start, shoutout muna tayo kay Basic Bob 2. Ito po yung kanyang bagong channel. Yung dating po niyang channel ay wala na po. Ito na po yung ating supportahan, Basic Bob 2. Shoutout sa iyo. Shoutout po kay Boy Construction TV. May channel po ito. Pakipasalam po. Shoutout po, Jethro Ompok. Shoutout po, Claudine Santos. Shoutout po, Tool Hub. Shoutout po, Aldo Naire. Shoutout po kay DIY Pinoy Technician. May channel po ito. Pakipasalam po. Marco Francis 713 Mix Vlog. May channel po. Pakipasalam po. Mel Domdom. May channel po ito. Pakipasalam po. EdTech PH. May channel po. Pakipasalam po. Shoutout po, Ryan Mayo. Shoutout po, Manuel Guevara. Shoutout po, Fix and Review. May channel po ito. Pakipasalam po. Shoutout po, Jaja. Mayin Tech Official. May channel po ito. Pakipasalam po. Idol Service Tech. May channel po ito. Pakipasalam po. Edwin Tech. Meron po itong channel. Pakipasalam po. Salamat po sa pagpasyal mo, Jaws Technique. Ito po yung admin namin sa Electronic Technician. Meron din po siyang channel. Pakipasalam po. Yan, si Basic Bob. Ito po yung bago niyang channel. Ulitin ko lang po. Okay, si Romeo Repair. Meron din po yung channel. Pakipasalam po. Okay, start tayo. Okay, welcome back mga ka-WJT. Gagawa tayo ngayon ng simpleng tutorial dito sa PENSONIC. Yan. Tapos kahit gano'ng kalaki, basta PENSONIC yung kanyang brand. Pwede kong ma-share na yung ganitong trouble. Okay. Try natin i-on. On ko. Yan, on siya. Kung makikita niyo sira, ganito ano. Walang picture na white screen. Yan. Meron daw siya napindot dun sa panel. Yan. Dun sa factory setting. Yan ako makikita nyo ganito itsura. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung sikretong reset ng PENSONIC sa ganitong brand. Pero kailangan natin ng remote. Ngayon, paano natin makukuha yung reset niyan? Yung ganyang problema. Iisipin ng iba, sa panel na talaga may problema yan. Pero ito, makukuha pa natin sa factory reset to. Kasi napindot lang daw niya, may napindot lang siya. Ngayon, ang gagawin natin sa reset, paano nga ba? No? Ang gagawin natin, try nating pindutin. Menu, 1, 1, 4, 7. Tapos, 6 na down. 6 na down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, i-okay natin. Okay. Tapos, down ulit tayo ng 3. 1, 2, 3. Tapos, i-okay natin. Okay. Kung makikita nyo kung nag-reset siya. Oh, namatay siya. Ngayon, subukan natin i-on. Yun. Nabuhay siya. Diba? Okay? Kaya lang, baligtad pa. Baligtad pa siya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin babaligtad rin. Dahil itong ganitong circuit, itong pinaka-program ng PENSONIC na to, ay mayroon siyang mirror. Hindi natin siya papasok. Gagawin natin.
Pasko ulit tayo ng menu. 1147. Tapos pasok tayo ng special set. Tapos okay. Tapos makikita nyo may mirror enable. Tapos i-on lang natin. Yan. Bumalitad na. Tapos exit natin. Exit. Okay, gumana na siya. Diba? Okay. Tapos, input tayo. Yan, gumana na siya. Ang nangyari kasi, papakita ko sa inyo ng mga ka-WJT, yung sa mga nagsisimula na mga technician, sa ganitong brand, ito ang tatandaan nyo para may idea kayo, no? Pasok tayo ng service mode. Menu, 1147. Tapos, pasok tayo special set. Tapos, nag-ano siya, pumasok siya ng panel. Yan, nakita nyo may panel. Tapos, okay ko. Itong nakalagay na panel, nagalaw niya yan. Try natin, ha. Yung pinindot ko itong arrow na to, lumipat siya ng 1024 by 768. Tapos, pag pinindot ulit natin yan, 1280 by 1024. Tapos, pag pinindot ko ulit, yan, pag pinindot ko ulit yan, magiging 1366 by 768. Tapos, pag pinindot ulit natin, may 1440 by 900. Tapos, pag pinindot ulit natin, 1680 by 1050. Pag pinindot ulit natin yan, meron ng 1920 by 1080. Tapos, pag pinindot natin ulit, may user. Yung user na to, ito yung kanyang setting dito sa PENSONIC na to. Laging naka-user to. Okay? Ngayon, pagka napindot nyo yan, sample natin, no? Hindi naman nagbabago, hindi naman matay. Kung katulad kanina, di ba? Sample natin. Napindot natin sa 1024 by 768. Yan. Ang nangyari, in-exit nyo. Kunwari, in-exit nyo. O kaya, pinower off nyo. O kaya, hinugot nyo yung saksakan. Okay, exit natin. Pag pinower off natin yan, tapos sinugot natin yung saksakan, kunwari, nahugot yung saksakan. Tapos sinaksak ulit natin. Pag in-on nyo yan, tingnan natin kung ano mangyayari. Yan, in-on natin. Nakita nyo kung ano nangyari? Ganyan ang mangyayari. Kahit napindot nyo lang. Pero hindi naman nagbago, di ba kanina? Hindi na mamatay yung picture niya. Ngayon, nung in-exit natin, nagkaganyan na ang problema. Okay? Tinuturo natin para alam nyo. Okay? Ganyan lang yung ating ginawa. Okay, try ulit natin. Ang gagawin natin, pindot tayo ng menu. 1147. Tapos, 6 na down. 6 na down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, i-okay natin. Tapos, pindot ulit tayo ng 3 down. 1, 2, 3. Tapos, i-okay natin. Yan, nakita nyo. Nagpa-flash na siya. Tapos, nag-standby na. Tapos, try natin i-on. Okay? Napa-okay na natin. Tapos, pasok tayo ng menu. Kasi yung mga ganitong panel, iba-ibang klase kasi ginagamit ng PENSONIC. Kaya yung kanilang board ay parang universal. Pupwede siya sa 32, pupwede siya sa 40, pupwede siya sa maliliit na size. Kaya yung ginagamit na panel nila, iba-iba. Okay? Ngayon, ibalita rin na lang natin para makasunod naman yung mga baguhan. Menu, 1147. Tapos, pasok tayo ng special set. Tapos, pasok tayo ng mirror enable. Tapos, okay natin. Oh, sorry.
pasok kayo ng mirror in a ball. Tapos, arrow dito. Ito. Itong julong to. Para makasunod yung mga baguhan. Tapos, pindot ulit dito. Okay, bumaliktad na. Tapos, exit na natin. Nag-normal na. Tapos, try natin. Tapos, hugutin ko yung saksakan. Yan, namatay. Tapos, subukan natin isaksak. Para makita nyo na normal na talaga siya. Okay, on natin. Yan, nag-on na. Okay na. Okay. Maraming salamat po sa panonood at yung hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po para updated kayo sa aming video. At maraming salamat po.